Yo guys, what's up? Tony from Motosiko here again. We're here to do another reaction video on something that nakita natin kagabi. I think this is the perfect example of the topic that we've been talking about, which is tae content. Now, to give you a recap, ano ba ang tae content? Tae content is content that people are posting on the internet that are illegal. They are influencing the motorcycle community in a negative way. Yesterday, I was scrolling through my Facebook newsfeed. Tapos, I saw this video na to. Actually, nakita ko una was a short video, 3 minutes lang, of people racing in the highways, mga public roads. I'm not particularly sure kung saang location to, pero mukhang sa Philippines to based sa mga plate numbers nila. Tapos, nung nakita ko to, sabi ko, imagine mo, we've been talking about Thai content for so long, tapos so many people have actually read through it, pero yung other people actually chose to ignore the warnings. Kasi remember, nung sa isang video natin na ni Sir Zach sa makina na the government or the LTO were actually giving a warning to the riders na are uploading these illegal riding, illegal racing, di ba? Nakita na nila to and they chose to ignore it, and ang masama pa, they chose to even upload it pa rin. Very ballsy. So anyway, nandiyan na yung video, so I think we should react to it. So the video na nakita natin, actually nung tinignan ko siya kahapon, naka-upload pa yung short version, pero it was taken down even hanggang doon sa YouTube kasi it violated community guidelines ng YouTube. Pero luckily enough, our friends from Makina, merong silang clip nito, which is the longer version. It's actually 18 minutes and 51 seconds long. So, oh boy, boy, are we in for a long video. So, before we start the video, umpisang-umpisa pa lang pag-click mo sa thumbnail niya, kitang-kita mo na nakaparang akala mo nasa grid sila. It's a two-lane highway, left and right, and they're both, akala mo one-way ang takbuhan nila, diba? Naka-grid sila na set up, magkatabi silang dalawa. And this is obviously going to be a race. Tignan natin gano'ng kagaling ba mag-racing tong mga kamote na to. From the get-go, pagtakbo pa lang nila sa start ng grid, kung ano ba yung ginagawa niya na parang sayaw ba yun, di ba? Pero that's not normal, di ba? I don't know anong klaseng rider ba to. Pero dito naman sa next clip niya, sa banking niya, he looks very unstable sa bike. I don't even know kung may training ba itong, or nag-undergo ba ng proper motorcycle training itong tao na to. Kasi from the corners, sobrang jittery ng bike niya, di ba? Parang ang kala mo mahuhulog na siya. Pero I don't think mabilis pang ang takbo nila dito. So tuloy natin. Kita mo yan. Imagine mo, dito sa clip na to, both of them nasa counterflow lane na. Di ba? And they're not even malapit dun sa gitnang linya. They're all the way almost on the shoulder. And as you can see, itong isang rider na to is trying to push the other rider off of the road. Sa race na nga, nagda-diet na sila and they're already putting each other's lives in danger na dito. So very dangerous tong ginagawa nila na to. Imagine mo, no? You turn the corner and you intentionally kakainin mo yung counterflow lane. Meron nang construction eh, na nandoon. So, pag nakita ka na ng construction, the first instinct is obviously to slow down. Pero sa kanila, no. Diba? We have to speed up. Apart from speeding up, kailangan kainin pa namin yung counter, yung other lane, the oncoming traffic, and they almost got hit by this white van. 25 seconds na ulit, sobrang daming tae na tayo nakikita dito. Up with them, no? Parang, ano ba to? Baliktad ba yung camera? Ang hilig nila hug ang counterflow lane. Meron namang linya kayo sa kanan, pero you chose to go and charge against oncoming traffic. What is that? Hmm?
ganun siya. Oops. Di ba? Anong movement tong ginagawa niya? They're trying to, obviously they're trying to lean the bike over, pero they're not doing a very good job at it eh. If titignan niyo yung video na to guys, no? Maraming tao ang alam nila is yung when you lean the bike is about body position. Pag tinignan mo how paano niya nilean the bike, yung body niya is sobrang layo na from the bike. Pero if you look at the bike itself, oh, hindi naman ito actually siya naka-lean. So medyo nakagano na siya, pero yung stance niya, sobrang na yan dilatapa. So kaya pag tinignan mo yung sa corner na yan, I presume sa ganitong stance niya at ganyan yung bike niya, he is going to overshoot. Lalampas na naman siya sa linya na to. Which he does. Diba? So, kita mo sa position niya na yun, kumbaga you're not leaning the bike more because you don't really have to hang off the bike to be able to lean the bike. Well, you can literally kakabit ka tapos you just lean like that, oh. Nakita mo yun? He tries to cut the corner by counterflowing and he still manages na halos nandun na siya sa dulo nung other lane. So obviously these guys nagre-racing na nga kayo, which is wrong in itself, and hindi rin naman sila marunong yung proper way of how to corner. This is a recipe for disaster. This clip, as you can see, the guy at the back tried to overtake sa extreme na side, the other side ng counterflow lane. And this other guy, hindi niya ata alam na nandito siya. Mukhang babangga ata itong dalawa na to. Ha? Kasi kung bumagal tong sa harap niya, tapos hindi po ipigil tong sa likod, mukhang ma-aksidente ata to. Ha? Hindi nga tayo nagkamali. He prides himself in calling himself the Kamote King. Oh. May crown pa. So of all the Kamotes, you are the Kamotes of the most Kamote sa kanilang lahat. I mean, do people look up to this? Do they call you Kamote King and you feel proud of it? Na, oh, I'm the Kamote King. Ako ang hari ng mga Kamote. Lahat sila ay sumusunod sa yapak ko. Unbelievable. Another money game, Aerox versus Aerox. Another money game tayo. Odol motor. Sana nilang sasabi tayo content, tayo din kayo! Ang lakas loob niyo, tayo din kayo. Parang sa utak pa niya is, mali kayo. Dapat tayo tayo lahat. Tayo. Sana nilang sasabi tayo content, tayo din kayo! Tayo din kayo! Tayo din kayo! Ano yung motor dito yun? Aerox versus Aerox. Ako sa setup din niya. Super stock. Aerox versus GB XBM speed. So, nag-organize sila ng race stock to stock. Wala bang track dito? Nung tinignan ko actually yung description ni Makina, turns out that these guys are from Zamboanga. Hindi actually ako sure kung may track sila dito, pero obviously the roads is no place for that. If meron naman track na to, bakit hindi na lang doon kayo mag-racing? Bakit dito pa talaga sa public road? Oh well. Shout out AA Lone Riders! AA Lone Riders! Shout out Bruce! So in a few minutes, start ang racing tayo lang namin yung isa. Oh, behind the scenes sa starting line. Yun yung isang motor. So Aerox versus Aerox. Talaga may prep pa sila, nang pipa-burnout pa sila sa kalsada. Oh my.
You know, this is one of the most dangerous maneuvers na nagagawan mo, no? Is you overtake over the, it's a curve, eh, na paakyat. Tapos you can't really see through the end. Tapos you overtake, parang it's a blind corner, eh. It's already dangerous to overtake on your lane as a blind corner. What more kung maka-counterflow ka? This is actually one of the reasons, like I said before, why I don't really go up to Marilake anymore. It's because ang daming taos, ever since na they tried to make Marilake a racetrack. Itong area nila sa Zamboanga is, I think, a bit similar. Ito atang siguro Marilake nila doon. Pero every time I watch how they race dito, yan yung nakakatakot, eh. Imagine if you were the innocent rider, just finished eating breakfast in Marilake, and now you're on your way home kasi you still have to do your errands, have to go to work or something, and you're by yourself, chilling na going home, oh, and all of a sudden, as you turn the corner, bubulagain ka from out of nowhere, may isang kamote na kumakarera, headed straight towards you. And pag binangga ka, then what? Ang sasabihin ng nila na, eh, wala, eh. Na-aksidente, eh, di ba? Eh, nakita mo naman yung speed na tinatakbo niya. Mami sabi niya, hindi naman sinasadya, eh. Everything could have been avoided if nangkanera na lang kayo siguro sa track. Yan ang, I don't know, eh. Gusto niyong makatipid, ayaw niyong pumasok sa track, so you'd rather race on the public roads. I have friends na nagtatry si gamit nila yung magiging Aerox na yan. Pero they do it sa Clark. Sometimes they go to Clark. Sometimes sa Das Marinas ata, meron din atang isang racetrack doon. They do it there, eh. So, magsawa ka doon kung gano'ng kabis mo gusto tumakbo kasi you're in the track. Pero not here in public roads. Watching this, it reminds me of the reason why hindi na ako umakit ng Marilake. Yeah, this is the danger talaga when you let mga idiots run on the road. Nakita mo yun, no? May tao na nga na naglagay ng tire na yung, alam mo yung tire na hinati nila, parang ginawa nilang humps na yan. Parang makeshift na humps. Dinaanan na nila, di ba? Nagulat din yan, sigurado. Pero again, wala pa rin pakialam, no? After that, shrug it off. Hataw pa rin sila. Na alam ko na nabasa nila to kanina sa video, pero imagine mo, you're ramming somebody off the road onto gravel. You're still proud to upload that. What kind of racer are you? Kung sabi mo nang you call yourself a racer, and yet, pag nakita mo nandiyan yung kalaban mo, gigit-kitin mo, and you're going to ram the person off the road. Umaga sa sports yan, that's unsportsmanlike. Nangangarera na kayo and you're trying to kill your enemy, di ba? That's not the way of racing. Kung ganun ka lang, de... Again, ayan na naman, no? Ito si Mr. Black and White na Aerox. Ginigigit na naman niya, sinusubok na naman niya i-ram off the road yung kalaban niya. And again, ayan, no? Nakita mo, as you can see clearly from the video, both of them are on the opposite lane. Why? What's wrong with running on your own lane, di ba? And I'm not saying that it's okay to race, ha? Pero imagine mo, sa ginagawa nila na to, di ba? Nandiyan ka pa. Nakita mo yung isa naka-blue, si Blue Aerox naman, hindi siya masakit, tinuro niya. Siguro minumura niya. Ito. Close call. Nakita nyo dito sa
kaliwa nila, kumbaga, 'di ba? It's oncoming. There's a construction sa kaliwa. So nakita mo yung sahig, mas mabuhangin. And yet walang pakialam sila. And from afar, you can see, oh, nakita mo may white van na 'yan. Pag nakakita ka ng ganyan, just you slow down. You slow down kasi you're going to lose grip eh. 'Di ba? Pero well, wala sila sigurong pakialam sa buhay nila eh. There are people on the right side of the road na mabagal lang, and here you are charging towards them. Yun yung sinasabi ko eh. You make one mistake, mahulog ka, madadamay mo yung mga rider na nakita mo tahimik lang, quietly riding on the right side of the road dahil sa kalokohan nyo. Again, ayan na naman yung tires, and again, man silang pakialam. We're not going to watch the entire video na nito kasi most of it is just them nga riding recklessly on the road. We know that from watching the video. So, ang gusto makita ngayon what happened to them nung nabangga sila ngayon when they crashed. So, we'll fast forward to the part na na-aksidente sila. And see, ayan. See? Nag-racing, naghataw, diba? Walang pakialam sa mga bystanders on the road, walang pakialam for their own safety, and yan. They crashed. Nagbanggaan pa sila sa isa't isa. Napakagaling, diba? Sulit ba? Worth it? Yung racing na yan? Kung sa huli rin, bali-bali rin ang buto mo, pilay-pilay ka rin yung motor mo, gas-gas yan. Was it really worth it? Yung magre-racing kayo ng ganyan? Yun lang siguro ang kailangan natin panoorin dito. I don't know what else to say, di ba? Maliban lang sa, yeah, that's the perfect example of Thai content. Reckless riding, disregards for safety of themselves, and the riders na are sharing the road with them. Tapos, ang lakas pang loob nitong
tao na to sabihin niya, kung sumali sa na tayo content, tayo din kayo. So, wala tayong magagawa. Let me check ah, kung may update dito. Kasi may nag-send sa akin ng link ata. Or I saw it somewhere. Ah, ito. I'll show this to you. Pero nakita ko na pinost niya to. It came from the Department of Land Transportation Office ng Zamboanga na pinadalhan siya ng show cause order. Diba? This, Mr. kung sino man siya. This pertains to the Facebook viral video posted of drag racing which you are involved in video recording and said drag race. You are hereby directed to appear at the Land Transportation Office this city on Veterans Avenue, this city on September 8, 2021 and show cause why your professional driver's license number blah 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 should not be revoked for blatant violation of traffic rules and regulations. Your failure to comply shall be deemed a waiver of your right to be heard. So, yan. Diba? Alam mo na nga mali eh. And you decide to video it. Ang masama pa, you decide to upload it and show the world na kamote nga kayo lahat. Na you're being a kamote. Nakita nang yung government natin and now, they're tinawag na nila ikaw. Parang ang tinawag sa principal's office. If you do not explain to yourself, you're going to face having your license revoked. Yan ang sinasabi natin before eh, dun sa Tae Content series na sa 1, 2, and 3. If you're not gonna stop with itong mga Tae content na pinapost, eventually the government will intervene. And it's not going to be a good experience for us riders. Kasi magiging mahigpit nga sila sa regulations. Pero again, matigas ang ulo. Ayaw makinig. Gusto pa rin talaga ipakita, magpasikat ng ganyan. And kung ganyan lang kayo, then eventually, isa-isahin kayo talaga ng LTO ng ganyan. I'm very disappointed dito sa nag-upload na to. You should have known better. Pero wala. It is what it is, diba? So anyways, thank you guys for watching this reaction video natin. If you have more of these videos you want us to react to, then do send them to us para titignan natin kung malakas pa rin ba ang loob nila mag-post ng Tae content. That's all for today. If you guys haven't subscribed, please do consider subscribing again and follow us on our social medias, Facebook, Instagram, and TikTok. And yeah, we'll see you guys again soon. Ride safe!